wala namang nangyayaring kaguluhan. Puros salitan man lang. Kumukulo na ang taong bayan. Umaapaw na, kailangan ng kalusin. Hinog na, kaya dapat nang kitasin. Para hindi na lalo magdulot ng lason sa kapaligiran. Hindi na nga ata matatablan pa ng kahihiyan ang mga pulpolitiko at tambaloslos para tuloy-tuloy lang makapapalan nila sa publiko. Tila ba wala ng katapusan ang kawalang hiyaang ginagawa nila sa taong bayan. At kapag may nagsalita na sa kahayupan nga nila, ay tila ba napraplaning na sila at gagawin ang lahat para hindi gaano mag-ingay. Takot na takot masita, takot na takot mawalan ng posisyon. At bago na tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chikabaya updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan! Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa hindi natuloy na maisog rally sa Bustos, Bulacan. Okay, so inaabangan ng lahat yan. Mapapakinggan na naman natin si PRRD, din Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong at iba pang mga invited speakers. As early as February, ang mga organizers gumalaw na para matuloy yung maisog rally na yan. At sa kasamang palad, wala na naman. Kansila dahil binarikadahan ng mga kasama ba ang pulis? Naglagay ng truck, hinarangan ang mga sakyanan, may mga parang guns, mga tao doon na inarmasan nila ng mga tubo, anong mga mapamalo, mga sound system, hindi pinayagan na i-set up. Grabe, ano? So, ano ang ibig sabihin nito? Ang administrasyong ito is talagang napraparaning na sa mga maisog rallies. Ginagawa ang lahat. Una, hindi binigyan ng permit, LGU. Diyan, nung nakahanap ng private venue, dalawang venue na tinakot ang may-ari, hindi natuloy. Ito, pangatlong private venue, pumayag yung may-ari, kailang ginipit pa rin, kaya hindi natuloy. Okay. Ulitin ko, ha. Sinyalis ito ng pagkaduwag. Sinyalis ng insecurities. Ano na? Tatawag mo ba yan na kasamaan? Mas masahol pa sa martial law nung panahon ng Marcos Sr. Kasi sa martial law, panahon ni Marcos Sr., tandang-tanda ko na noon, may mga threat, may mga banta sa seguridad, national security. Kasi palakas na ng palakas yung New People's Army, mga student activist, violent rallies. May nasasaktan na. Sinabayan pa ng MNLF na secessionist movement sa Mindanao. Talaga, ang grabe ng martial law. Kaya, ayun, nag-martial law at hindi ka basta-basta mag-rally nung panahon yun kasi may tunay na banta. Eh ngayon, yung mga maisog, nakailang maisog na. Dami na eh. Davao, Cebu, isama mo na doon sa Liwasang Bonifacio, sa Tagum, pang lima na ito. Wala namang nangyayaring kaguluhan.
puro salitan man lang. So dito mo makikita na ginagawa lahat ng administrasyong ito na pigilan nila magsalita yung mga leaders ng Maisog Rally, lalo na si PRRD. So bakit takot sila? Eh baka may tinatago. May ayaw nilang katotohanan na malantad. So, in the end, ano, sa nakikita ko, mas pabor ito sa kampo ni PRRD, itong ginagawang panggigipit. At yung nanggigipit, itong administrasyon, napakahina yung may political strategy sila. Hindi sila visionary, hindi nila nakikita yung long-term effect. Ito, pinag-uusapan, at ang end result nito, mas lalong maraming taong bayan na madismaya o magalit sa administrasyon ito. Okay, malala ko yung mayroong survey ng Pulse Asia ba yun? Tinanong yung mga respondents, saan sila sumusuporta? So, pro-BBM, admin, pro-Duterte, opposition, ibig sabihin yung kay Lenny, opposition. Nako, 31% lang ang pro-BBM, 20% ang pro-Duterte, 4% yung opposition, yung kay Lenny. So, yan, 31, 20, 51, plus 45. Ibig sabihin, may 45 na neutral. Hindi maka Duterte, hindi maka Marcos, 45. Ito ngayon ang deciding factor, yung 45% na nagmamasid. So itong nangyayari ngayon na ginigipit, tingin ko yung 45% na yan na neutral, unti-unti, madidismaya kasi malalaman nila eh. Pinag-uusapan. Unti-unti, magdi-decide yan at papunta na dito sa, kasi nagiging underdog na itong grupo ni PRRD. Kasi pinipersecute eh. Ganon tayong mga Pilipino. Kung sino yung underdog, sino yung inaapi, napupunta doon ang simpatya ng tao. Yan ang hindi nakikita ng administration ito. Kaya yung political strategies nila, napakahina. Parang bata na. Pabayaan mo lang na magsalita. Salita man lang yan. Kaya lang, yun na nga. Eh, yung mga salita eh, mabibigat. Katotohanan yung sinasabi. Kaya doon sila takot na marinig ng taong bayan ang mga ibubulgar na katotohanan. So, in the end, nakikita ko nito is lalong yung mga susunod na surveys o ano, lalong dadami ang makisimpatya sa kampo ni PRRD at mabawasan ang suporta ng administrasyon ito. Ano ba yung pinaka-latest na research? Yung Ocolom Research and Analytics. Ang Pangulong Marcos Jr. nakakuha ng pinakamababa na satisfaction rating mula nung umupo siya. 49% na lang. Okay? Nagsimula siya nung kaupo niya dahil maganda naman ang ginagawa niya nung una. 75? Basta, excellent. Excellent ang satisfaction rating niya nung una. Kaya lang, nung mayroon ng pumapel, yun. Ako naniniwala kung ang Pangulong Marcos lang ang nasusunod. Gusto niya ng kabutihan ng Pilipino. Kasi naniniwala pa rin ako yung dugong Marcos Senior na nasa kanya. Kaya maganda nung umpisa. Kaya lang yung nakialam. Yan. May mga nakikialam na hindi niya kayang
magsabi ng no, no. Yes lang ng yes. Ito na, pababa ng pababa, parang spaghetti pababa, 49%. Wala na, parang bad na yan, hindi na no. Kasi darating ang panahon pag hindi sila magbago ng strategy, gipitin nila ng gipitin yung maisugrali, wala. So, yan. Don't know kung mag-attempt pa ba ang organizers na ituloy sa Bulacan para hindi sila magsilbi. May nabasa akong comment na, no? Sa Ilocos Norte daw. Kasi, ang governor doon, anak ni Senator Aimee. So, sana, ano, kasi nandyan si Senator Aimee, kakampi na ng mga Duterte. Ito ang abangan natin. Maisog rally sa pismong probinsya ng presidente. Yan na ang, ano, very exciting kasi labanan na ng magkapatid. Ano kayang gagawin ng PBBM admin? Lugar nila yan. Kaya lang, ang gobernador, anak ni Senator Aimee, eh kung bigyan ng permit, anong panggigipit? Nako, sa mga comments na babasa ko, dumarami na ang mga Ilocano na nadidismaya sa administrasyon ni PBBM. Although marami-rami pa rin ang supporters nila sa Ilocos Norte, kaya lang, pag hindi sila magbago, darating ang panahon, wala na, mawawalan sila ng suporta kung tuloy-tuloy ang paggigipit nito. So, sa mga organizers ng Maisog Rallies, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Okay? Temporary setback lang yan. Ituloy nyo lang. Dahil in the end, mas kaawaan kayo ng taong bayan, mas marami ang susuporta sa ipinaglalaban. Ano ang ipinaglalaban ng Maisog Rallies? Yun man lang, yung charter change. Yun man lang i-stop. Kasi, paglapastangan sa konstitusyon ang gusto nila. So, habang wala pang klaro na move ng administrasyong ito na itigil na nila yung charter change, tuloy-tuloy ang mga Maisog Rally. So, yan ang abangan natin, Ilocos Norte. Meron daw gagawin na Maisog Rally courtesy of Governor Manotok and Senator Aimee Marcos. At tumari ato ang sabat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ang mga netizens sa naging issue nito. Readers are readers, not just books but also situation, people, atmosphere, etc. Maybe patibong or trap lang nila to block and harass the Maisog rally, to make them angry and insist to have the rally para magkagulo, even bloodshed. They do not care anyway. Then they can call the Maisog as troublemakers and cancel all future rally. But PRRD is wise. He canceled it and became quiet. A quiet enemy is dangerous. Takot sila na may magsalita ng katotohanan sa kabulukan ng gobyerno. Mag-ingat! Huwag magpabudol ulit! Think! At sa naging issue ito, ano ang iyong naging reaction? Magimalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!